Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang magiging paksa natin sa ngayon ay ang mga babae sa ngayon. Ang mga babae natin sa ngayon na kung titingnan natin, makikita natin sa lugar ng mga Muslim, ay makikita natin na ang lahat ng mga babae ay karamihan ay nagsusuot ng talukbong. Ito ang tinatawag sa wikang Arabic na hijab. Nagsusuot ng mga mahahabang damit upang sa gayon ay isinasagawa nila ang mga kautosan sa ating relihiyon na relihiyong Islam. Subalit sa ngayon, mga kapatid, ay mapapansin na natin dito sa abroad na minsan ay ang mga kapatid natin na mga babae na kapag nakapunta na dito sa abroad, ang dami na siyang nakikita o naging kaibigan ng mga babae na hindi nagtatalukbong dahil sa kanyang mga nakikita at dahil sa kanyang mga kaibigan, dahil sa kanyang mga naririnig, ay minsan ay natatanggal na ang talukbong, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. At higit sa lahat na napakasakit sabihin o napakasakit tanggapin, subalit matatanggap natin ito, na hindi pa nagtatalukbong ay hindi pa makukontento na hindi magtalukbong, kundi ipapakita pa. Natatanggal na ang mahabang suot na damit, kundi napapalitan na ng mababang suot na damit. Napapalitan na kung saan ay nakikita na ang kanilang mga binti. Narito ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. Makikita natin ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa Suratu An-Nur, ika-31 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. At iyong sabihin, O Muhammad, iyong ipahayag, O Muhammad, lil mu'minat, sa mga babaeng nananampalataya, naniniwala sa kaisahan ng Allah, sa mga babaeng mga Muslim, yagdudna min abasarihinna, na ibaba nila ang kanilang mga paningin. Ibig sabihin ay huwag nilang itaas ang kanilang mga paningin. Ayon sa pagpapaliwanag ng ilan sa mga pantas, ibaba ng mga kababaihan ang kanilang mga paningin sa mga kalalakihan. Subalit napakasakit sabihin, mga kapatid, sa ngayon nakitang-kita na natin at kapag nagkasalubong ang mga mata ng mga lalaki at ang mga mata ng mga babae, mas nakakababa pa ang mga mata ng mga lalaki dahil tumititig at mas malakas ang paningin ng ating mga kapatid na mga babae sa ngayon. Hindi natin sinasabing lahat, subalit ito ay napapansin natin sa ilan sa ating mga kapatid na mga babae. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, at pangalagaan nila silang mga babae ang mga masilan na bahagi ng kanilang katawan. Pangalagaan nila ang kanilang dignidad. Pangalagaan nila ang kanilang dangal na huwag nilang itong ibigay, huwag nilang itong ihandog sa sino mang lalaki na hindi pwede sa kanila. Wala yubadina zinatahunna illa ma zahara minha. At huwag nilang ilantad ang kanilang mga palamuti, ang kanilang mga katawan, o ang kanilang mga kagandahan, illa ma zahara minha, maliban lamang sa mga nakalitaw o nakikita o di kaya ay nakalantad sa mga tao. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Takpan ng mga kababaihan ang kanilang buong katawan at huwag nilang ipakita sa sino mang mga lalaki na hindi pwede sa kanila, maliban lamang sa kanilang mga palad, ito ang kanilang mga kamay, at maliban lamang sa kanilang mga mukha. Pwede rin natakpan nila ang kanilang mukha at mata na lamang ang ipapakita nila. Napakaraming tukso kapag kumalat na ang mga kababaihan na wala ng talukbong. At mas lalong napakaraming tukso kapag kumalat na ang mga kababaihan na kung saan ay makikita mo na ang mga masilan o makikita mo na ang kanilang mga palamuti, ang kanilang mga kagandahan. Sa pamamagitan ng paksa natin na ito ay bibigyan ko kayo ng napakaikling kasaysayan
na ang kasaysayan na ito ay tungkol sa isang babae. Na ang babaeng ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay siya ay ang kanyang ginagawa ay kapag mayroong ikakasal sa mga lugar ng mga Muslim. Kapag mayroong ikakasal, ay siya ay nagsasayaw. Pinapatugtog ang mga musika at sinasabayan naman niyang magsayaw ito. Subalit mga kapatid ay hindi lamang nagsasayaw, kundi nakasuot siya ng mga damit na kung saan ay nakikita ang ilan sa bahagi ng kanyang katawan. Minsan ay nakasuot ng mga manipis na damit, halos nakikita na ang kanyang katawan. Isang panahon mga kapatid na siya ay nagsasayaw at tuwang-tuwa na ang mga tao na nanonood. Subalit laking gulat nila na nakita nila ang babae na dahan-dahan bumabagsak. Ibig sabihin ay natumba ang babae. Dahil dito ay pinuntahan ng ilan sa mga kababaihan na imbitado ng kasal, pinuntahan nila at tiningnan nila ang babae. Ginigising nila at hinihimas-himas nila ang babae, subalit hindi pa rin magkamalay ang babae. Hanggang sa mayroong nakapagsalita sa ilan sa mga kababaihan, sabi niya, alam ko na kung ano ang paraan para mahimas-masan siya o di kaya ay para magising siya. Sabi nila, ano ang paraan? Sabi niya, ang paraan ay patugtugin ninyo ng pinakamalakas ang musika at ilapit ninyo dyan sa kanyang tainga, tiyak na magigising na yan. Itinabi nila ang musika sa kanyang bandang tainga at pinatugtog nila ng napakalakas sa ilang minuto. Subalit ano ang nangyari? Hindi pa rin nahimasmasan ang babae. Hindi pa rin nakagising ang babae. Subalit nang pansinin nila ay ang babae pala, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay patay na. Namatay na pala ang babae. Tingnan ninyo mga kapatid. Napakalaking problema dahil namatay ang babae na hindi pa dumating ang ikinakasal. Napakalaking embaras sa ikinakasal. Ano ang ginagawa ng mga tao? Agad-agad silang kumuha ng tila at tinatakpan nila ang babae upang sa gayon ay para hindi mapansin ng mga tao na kahit na magdating ang ikakasal ay hindi mapansin na mayroong namatay. Subalit ano ang nangyari mga kapatid? Tinatakpan nila ang babae, ang kanyang buong katawan. Itinatakip nila ang isang tila. Subalit kapag binitawan nila ang tila, nabubuksan ang kanyang ulo, nabubuksan ang kanyang dibdib, tatakpan naman nila samantala napakahaba yung tila at habang hinahawa kanila kapag binitawan nila sa kabila para bagang lumilipad ang tila mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Nabubuksan naman ang kanyang hita, nabubuksan naman ang kanyang katawan, hirap na sila maghawak sa tila na ito hanggang sa dumating ang karamihan sa mga tao na booking na ang pangyayari, nalaman na na ang babaeng ito ay namatay. Pinagtutulungan nila mga kapatid, sinisikap nilang takpan, subalit para bagang mail malakas na hangin na wala namang hangin na halos ang tila ay lumalabas, lumilipad ang tila. Hanggang sa pinag-utosan nila ang ilan sa mga tao na puntahan ang kanyang asawa. Ang babae pala ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay mayroong asawa siya. At agad-agad na dumating ang kanyang asawa, tinatakpan ng kanyang asawa, subalit nabubuksan pa rin. Hanggang sa dinala na nila doon sa paliguan at pinaliguan na at binalot na siya, subalit nagtataka pa rin ang mga tao dahil kapag binibitawan nila ay nabubuksan pa rin ang kanyang katawan. Nakikita pa rin ang kanyang katawan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hanggang sa dinala na nila doon sa libingan, doon sa hukay at ililibing na siya. At ang mga taong maglilibing sa kanya, nahihirapan na sila kung bakit mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang tila na ibinalot sa kanya, kapag binibitawan nila, nabubuksan ang kanyang dibdib. Kapag hahawakan naman nila, matatakpan naman. Subalit pag binitawan nila,
kung ano-ano ang gagawin nila ng mga forma, mabubuksan naman ang kanyang hita, mabubuksan ang kanyang katawan, hanggang sa hindi nakatiis ang mga tao na maglilibing sa kanya. Kinausap nila ang mga kamag-anak ng babaeng ito. Sabi nila, ano na ang magandang gagawin namin dahil hinding-hindi na namin kayang matakpan ang masilan na bahagi ng babaeng ito, dahil kahit anong gagawin namin ay nabubuksan pa rin ang kanyang katawan. Sinabi ng kanyang mga kamag-anak, ilibing nyo na ganyan na bukas, nakalantad ang kanyang katawan. Nailibing siya, mga kapatid, na nakikita ang kanyang katawan. Kaya marami tayong nakikita at marami tayong naririnig na mga tao na nagsasabi o nagtatanong, ano ba ang kasalanan ng babae na ipinapakita nila ang kanilang katawan? Ano ba ang kasalanan ng mga babae na ipinapakita nila ang kanilang mga buhok? Ano ba ang kasalanan ng mga babae na naglalantaran na kung saan-saan na pumupunta, na halos nakikita na ng mga kalalakihan? Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, narito ang isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kung saan ay naipahayag o naisalaysay ni ama ni Hurayra radiallahu anhu sa isang hadith, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun la yadkhulnal jannata wala yajidna rihaha wa rihuha yujadu min masirati 500 sana. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, napakagandang aral ang isang hadis na naipahayag sa atin ni ama ni Hurayra, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nisaun kasiyatun ariyat, ibig sabihin ito ayon sa pagpapaliwanag ng ilan sa mga pantas, mga kababaihan na mayroon naman silang suot na mga damit, subalit mga maninipis ang kanilang mga damit. Ang ilan sa mga pantas, mga kababaihan na mayroon silang suot na mga damit, subalit napaka-iksi naman ang kanilang mga damit. Mga kababaihan na mayroon naman silang suot na mga damit, subalit nakikita pa rin ang ilan sa bahagi ng kanilang mga masilan na bahagi ng katawan. Mailatun mumilat, ibig sabihin nito ay lumalakad sila na ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, ay lumalakad sila na ang kanilang paglalakad ay para mayroong makakapansin sa kanila ng mga lalaki. Ibig sabihin nito ay ang paglalakad na mayroong pang-aakit, ang paglalakad na mayroong mga bagay na mga style na kung saan ay mapapansin ng mga tao na dinadaanan nila. Mailatun mumilat, la yadkhulnal jannata wala yajidna rihaha. Ibig sabihin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang mga babaeng ito na ganito ang kanilang mga gawain ay hindi sila makakapasok sa paraiso at hindi pa nila maaamoy ang amoy ng paraiso, na kung saan ay ang amoy ng paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa loob ng 500 years ang layo ng paraiso, ay maaamoy mo na, malalanghap mo na ang bango ng paraiso. Subalit ang mga babaeng ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ni amoy ng paraiso, hindi pa nila maaamoy, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.